I will praise the name of God with a song, and I will magnify Him with thanksgiving. This also shall please the Lord better than an ox or bullock, than a more thankful. The humble shall see this and be glad, and your heart shall live and seek God. Sabay-sabay. The Lord healeth the poor and despiseth not His prisoners. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat. Panginoon, kayo pong mataas sa aming kalagitnaan, sa layo pong gawa ng kaaway, makinig ang bawat isa dahil po'y napaka-importante kung paano kayo magbigay ng pagpapasalamat sa inyo, Panginoon, ngayong araw, Panginoon. Sa buong buhay namin, Panginoon, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Okay, medyo tahimik lang muna, ha? Ito importante kasi. So ito po yung pinakaming gawain dito sa church. Kaya tayo nasa church para malaman natin yung salita ng Diyos. Ano bang gusto ng Diyos sa atin? Anong gagawin mo kung wala tayong instruction? Binigyan ka ng pera ng nanay mo. O yan. 10 piso. Anong gagawin mo doon? Di mo alam. Bibili mo ng ano-ano yun. May mga maliliit na bata. Anong gagawin nyo doon? Usubo nyo. Tama ba yun? So, kailangan na instruction sa church na tayo binibigyan. Karamihan sa atin, nabuhay tayo, di natin alam kung paasan yung buhay natin. Kaya ngayon, yan, kahit ano na lang, di ba? Makinig. Pakitulungan ako. Pakitulungan ako yung mga ate kuya, pakigitnaan nyo sila para may marating tayo ngayong hapon. Okay, walang mag-ano. Makinig lang. So, kaninang umaga, ang title po nito again is Magnify Him. Hindi na ako nag-quote. Pakainit. Okay, Magnify Him with Thanksgiving. Sa Tagalog, siya ang ating itaas, ang Panginoon. Okay? Kinuha natin yan kanina dito sa 30. I will praise the name of God with a song, and I will magnify Him with Thanksgiving. Ibig sabihin, na itataas ang Diyos kasi pag pinapasalamatan niya na. Nabang, kaninang umaga, kunwari, sino ba? Ate Madonna, kunwari. Yung sino pong anak niya, yung dalawa? Kunwari, si Bembem, lagi mo pinapakain, pinag-aral mo sa maganda school, hinahatid mo pa, okay, di mo pinapadapuan sa lamok, ano pa, binigyan mo ng laruan, ano pa, binigyan ng magandang damit, pinahaba yung buhok, binigyan ng ipit, binigyan ng, kung anong gusto niya, binibigay niyo. Tapos, babaliwalayin lang kayo. Okay ba sa inyo yun? O, Bembem, kiss naman. Eh, ako! Diba? O, Bembem, bili mo naman ako ng suka. Eh, ako, naglalaro ako eh. Ang sakit sa loob nun. Pero lahat tayo mga tao, lahat tayo may Diyos. Ginawa tayo ng Diyos. Tapos, babaliwalayin mo siya. Tama ba yun? So, kung magulang nyo nga, nagagalit. Diba? So ako rin, naasar na ako, ang ingay. Ganyan po kami dito eh, no? Kaya hindi naman lagi. Ibang kasi ngayon eh. So ang Diyos din dapat pinapasalamatan natin. So number one, last time, ang sabi po ng magnify, siya yung tinataas, siya yung gusto nating matuwa. Okay? At binasa natin kaninang umaga, napakarami nun, maganda yung nagpapasalamat sa Diyos. Pero ang tanong, paano natin gagawin yun? Okay, nabanggit natin kanina. Kunwari, si Queen. Gusto ni Queen ng pagkain. Anong gusto mo? With spaghetti. Gusto niya ganon. Tapos binigyan mo siya ng ito, turon. Tutuwa ka ba? Gusto mo, iba eh. Diba? Gusto mo yung gusto mo. So, ang Diyos din, kung ano yung gusto niya, yun ang dapat nating ibigay sa Kanya. Amen? Kasi pag hindi, di parang mo siyang binastos din, di ba? O kaya, ay nga eh, bilhin mo ako ng cellphone sa birthday ko. Hindi, kutos na lang. Yan ang birthday present ko. Minsan, ganun tayo sa Diyos eh. Minsan, alam mo na, kailangan mong gawin, mag-church man lang. Yung iba, ayaw. Yung iba, tatamad-tamad. Yung iba, late. Yung iba, nasa church na rin lang, maingay pa. Diba? Ngayon, yung bata ko, kailan po yan, kaya nang tiyagayin yan. Pero minsan, nag-uumpisa po yan sa mga magulang eh. Sa totoo lang. Kasi pag yung magulang po, medyo hindi nagabayan yung nakikita ko rin po yan kasi tinatanong namin yung mga yan. Kita ko po yung mga mababait na bata, titignan din namin magulang. Pag maayos yung magulang, okay yung madalas na hindi ha.
Meron ding ano, iba eh, baliktad. Pero madalas, pag maayos ang magulang, maayos ang anak, and therefore, lalaki po yung mga. So, ganun lang po tayo, no? Kaya dapat, ang gusto ng Diyos, yung naibigay natin, number one kanina, paano mapiplease ng Diyos sa atin? Una, dapat yung mga magpapasalamat sa Kanya, sasamba sa Kanya. Una, mga ligtas. Kasi po, yung mga religion ngayon, madalas ganun. Kunwari lang, ipokrito lang. Hindi naman sa liligtas, tapos tatawagin nila yung Diyos, Ama. Ama, Lord. Tama ba yon? Eh, tama naman pa kasi isa lang ang Diyos eh. Hindi kaso hindi mo siya tatay. Pag ang anak ng Diyos, yung mga ligtas lang. Amen? Hindi ka pwede magpaka-plastic kaya kami po ang ginagawa namin. Pag bagong kakilala namin, sisharan muna namin para maligtas. Pag ligtas na sila, doon pa lang sila mamimili. Kung mag-church sila, maglilingkod sila sa Diyos, mag-aaral sila. Nasa kanila yung kasi. Kasi yung mga tao, hindi tayo pare-pareho ng rewards. Kaya ngayon, tinuturuan na yung mga bata, doon kami natutuwa sa mga bata na nagtitiwala sa Diyos. Kamay, mga award din yung mga, makikita nyo po si isa dito. Hindi sila pare-pareho dito eh. Yung iba po, kahit anong encourage mo, encourage, sunduin mo, ano pang gagawin mo sa kanila, lahat na. Yung iba, baliwala, misa, iniiyakan mo na nga. Nasa na si kapatid na ganyan? Di ba, nagpabaptize na to, siguro, seryoso naman to siguro. Wala rin. So, masama sa loob nga yun, pero ganun talaga eh. Pero bandang huli, ang matapat sa Diyos, yung masipag, yun yung bibigyan ng rewards. Amen? Kahit sa buhay na to, makikita nyo po yan. Ako, nakita ko yun. Yung mga tao naglingkod sa Diyos, pinagpala ng Diyos. Yung mga hindi nakinig, alam nyo na, yung mga kunwari, puro forma. Again, yung mga ibang religion, puro forma yan eh. Diba? Kilala si Kibuloy. Anong si Tony Kibuloy? Antindi niyan eh. Ako minsan di ako naniniwala sa balita eh. Pero pag tinignan mo, totoo pala. Sinabi na pala niya yun. Siya na daw yung anak ng Diyos. Tapos magpapapirma ka pa daw sa kanya para pumunta ka sa langit. Tama ba yun? Inuloko nila yung mga tao eh. Pero ba't ganun yung mga to? Kasi iba nagpapaloko din. Hindi nila alam yung totoo. Kaya anong unang magsabi sa kanya, uy, punta ka sa Diyos sa amin. Sige, punta na ako dyan. Hindi ganito mga batang to, kahit nandyan yung mga yan, tinuturuan namin yan. O, sinatsaga ko yan. Kahit yung mga maingay. Pero minsan, tatanong din ako sa inyo, sobrang ingay, ano kaya yung, ano pwede natin gawin dito? Diba? Ito yung mga baguhan, no? Nakikinig kahit pa paano. Kasi nga, kakaiba sa kanila to eh. Kami nung bata kami, dinadala kami sa katabi, di sige lang, dun daw eh. Pero nung nagkaroon na ako ng isip, mga 11, 12 years old ako, nagtatanong na rin ako. Tapos nabasa ko pa yung El Filibus Turismo. Alam nyo ba yun? No limit ang here. Anong tinuro sa atin doon ni Rizal? Diba? Yung mga Kastila, binigyan tayo religion. Tapos, kalokohan pala. Diba? Anong ginawa sa mga Pilipino? Inalipin. Tamang religion ba yun? Kakuntsaba nila yung gobyerno. Inalipin nila yung mga Pilipino. Walang pakialam. Mamatay yung mga Pilipino dahil sa pangyalipin. Wala silang pakialam kasi hindi tunay na religion. Naintindihan nyo ba? So kaya sabi ko dito, yung mga sasamba sa Diyos dapat totoo, ligtas. Anak ng Diyos para yung Diyos matutuwa. Katulad nyo, ang dami ngayong bata dito, di ba? Si Bembem, minsan inayakap ako niyan eh, Master. Kasi minsan, hindi kita anak eh. Pero masaya na rin ako kasi, di ba? Gusto nila sa church. Pero yung gusto ko talaga maglambing sa akin, yung mga anak ko. Ngayon, kung inampong po kunwari si Bembem, anak ko na rin yun. Kunwari lang po, ha? Maka seriously niya. Pag inampong ko yan, sa akin na yan, dito yung titira, anong gusto mo? Anong kakainin ni Aiden? Anong kakainin ni Bembem? Naitindihan niyo po ba? Hindi pwedeng manghimaso ka sa pamilya ng Diyos. Hindi pwede yun. Kaya number one, kailangan maligtas muna kayo. Kung di pa iligtas, usapin namin kayo kung paano maligtas. Amen? Simple lang naman yan. Hindi nyo kayang iligtas sa sarili nyo. Sino magliligtas sa inyo? Si Jesus. So, siya yung namatay para sa iyo. In summary lang po, binayaran niya na yung kasalanan natin. Sino, natin kailangan bayaran, kailangan natin para isang regalo na bayad na, kailangan mo lang tanggapin si Jesus. Pag tinanggap mo si Jesus, anak ka ng Diyos. Pag anak ka ng Diyos, ako punta. Naalala niyo na, Ate Madonna. Yun na yun. Eh, pastor, nagkasala ako kahapon lang eh. Sinabi ko ba na, tigilan mo lahat ng kasalanan mo? Maganda yun, kaso kaya mo ba? Pangalawa, nirequire ba ng Diyos yun? Na tigilan mo yung kasalanan mo para maligtas ka, ganun ba yun? Magpa-member ka sa church para maligtas ka? Hindi, di ba?
Kasi walang makakagawa nun, ha? Sa dami religion ngayon. So, may require lang sa'yo, ang Panginoon na matay para sa'yo, manampalataya ka sa Panginoon, tanggapin mo sa puso mo, sa buhay mo, ligtas ka na, anak ka na ng Diyos. Ngayon, yung mga kasalanan mo, later mo yan, paglalabanan, iwanan mo yan, gumawa ka na mabuti, para matuwa ang Diyos sa'yo, ligtas ka na, di ba lang gumawa mabuti, para sa inyo mabuting gawa ngayon. Para matuwa ang Diyos sa'yo, pag natuwa ang Diyos sa'yo, ano meron ka? Win. Natuwa ba yung anak ng magulang mo sa'yo? Anong ginagawa mo pag natuwa? Di ba, nag-aaral ka, yung magandang gawin. So, pag ginawa mo ngayon mabuting bagay, matutuwa ang Diyos sa'yo, may reward ka ngayon. Amen? So, saan mo kukuha yung rewards? Dito sa lupa, saka sa langit, especially sa langit. Yung ginagawa ng pastor, ba't ang tiyaga mo sa mga batang yan? Hindi ako napakabait na tao. Pero nakita ko, minahal kayo ng Diyos. At gusto ko maglingkod kayo sa Diyos, maligtas yung ibang, hindi paligtas. Kung ligtas na, ma-disciple para marami kayo reward sa langit. Yun lang gusto namin. Kaya tiyatsagay namin yan kasi ako, sigurado na ako ligtas ako, nag-iipon ngayon ako ng reward sa langit. Kaya ang sipag namin, bakit? Hindi sayang kahit isang linggo, kahit isang pagtsatsaga, soul winning dito, soul winning dyan, hindi sayang yun. Sigurado ang pangako ng Diyos. Amen? Amen. Kaya yung iba, kaya hirap na hirap sila eh. Puro plastika na lang sila dun. Hindi nila ginagawa nila eh. Nabanggit natin kaninang umaga, ano lang yun, pride of virtue. Gusto lang nila masabihan, eh, mabuti akong tao, kaya kunwari, maglilingkod ako. Pero hindi totoong lingkod, kasi nga, hindi nga alam eh. Hindi nga sa niligtas. Amen? May tanong na naiintindihan nyo po yun. Una, dapat ligtas ka. Bago ang pasalamat sa Diyos, ligtas ka. Anak ka ng Diyos. Pangalawa is, dapat yun ay sa katotohanan. Nabanggit ko na ng kanina. Pag hindi totoo, baliwala. Baliwala yung paglilingkod mo, niloloko mo sarili mo, niloloko yung tao, ang Diyos hindi yung maloloko. Amen? So magpapasalamat ka sa Diyos, ligtas ka sa katotohanan. Pangatlo po, natapos namin kanina umaga, maganda magpasalamat. Pasto, mahirap lang kami. Magpapasalamat ako, mag-pray ko sa Diyos na maging milyonaryo ako. Pag milyonaryo na ako, saka ako magpapasalamat. Tama ba yon? Una, baka hindi ka na maging milyonaryo. Pangalawa, pag milyonaryo ka na, malamang sa hindi, sakim ka na rin nun. Kaya tinutuwa namin yung mga bata ngayon pa lang kung paano sila magpasalamat sa Diyos, sumamba sa Diyos. Hindi yung pwedeng saka na yan. Di ba? Yung mga anak nyo, ihintay nyo ba yung maging malaki para matuwa kayo sa kanila? O ngayon pa lang, inuutusan mo na para matuto sila maglingkod, malino sila, alam nila yung buting asal, masipag sila, matyaga. Diba? Ngayon pa lang, tuturuan mo na sila. Hindi na naghihintay. Amen? Tapos yan, mga bata, yung anak ko, lagi ko tinuturuan niya, mahalin nila yung magulang nila. Kahit simpleng ano lang, lambing, okay na yun eh. Kasi nga, importante matutuan sila yan. Okay, so number one, dapat, bago ka magsamba sa Diyos, magpasalamat, ano yung gusto ng Diyos? Number one, dapat ikaw ay ligtas. It is done by saved people. Number two, it is done in truth. Dapat totoo. Pangatlo, it is done even in times of trouble. Okay, huwag ka na maghintay na wala ka ng problema sa buhay, saka ka maglilingkod. Walang gano'n. Hindi naman dadating yun eh. So, ngayon ka na maglingkod sa Diyos. Amen? Amen. Pang-apat, ito yung bago. So, basahin natin 17 and 18. Wala pong maingay. Sabi nito, hear me, O Lord, for thy loving kindness is good. Okay, malambing pala ang Diyos. Turn unto me according to the multitude of thy tender mercy. Sabi kanina, loving kindness, tender mercy. 17, sabi dito, hide not thy face. Sino gusto dito? Kausap nyo, hindi na nakikita. Malay mo anong ginagawa nun, di ba? Malay mo, robot yun. Ngayon ba, uso na ngayon yung mga robot eh. Binabasa lang yung ano sa computer. Gusto natin, di ba, hanggat maaari, face to face. Amen? Ngayon, yung online na class, module kasi medyo okay lang yan. Pero mas makikita mo talaga pagkaharap mo eh, di ba? Kung may concern ba sa'yo, kung galit ba yung teacher mo, gusto mo, makita mo, galit talaga. Kung natutuwa, gusto mo, nakikita mo, natutuwa. Amen? Kaya dito po sa church namin, hindi kami uminto na mag face to face. Dinagdagan lang namin ng online. Pero kasi ako, hindi ako comfortable mag-preach sa camera. Okay? Sa camera lang. Eh, okay. Gusto may kausap ako. Kasi nga, ganun.
ang mukha ng tao ay personal. Amen? Unless meron dito naging asawa ng text lang. Meron ba? Magiging taas yung kamay niyo. Mahirap yun, di ba? Gusto mo harapan. Ang gusto ko lang sabihin dito, number four, it is done in a personal and sincere manner. Okay? It is done in a personal and sincere manner. Ang pag-thanksgiving, hindi yan basta-basta. Eh, basta, magbigay ka dyan. Ano ba yan? Sige. Mag-thanksgiving daw sa Diyos. O, sige, ito pera. Ayan, sige. Lalaro na ako dito. May mga ganun ba? Yung iba, di ba, worship nila, isang beses lang sa isang linggo, tapos natutong-tong lang sa church. Uy, nag-church na ako, uwi na yun. Huwag niyo sabihin sa akin, dito to yun, nakikita ko yun eh. Naginawa ko din dati yun. Kasi nga, yun ang turo, wala eh. Di ba, huwag lang masabing nag-church. Huwag lang masabing hindi nagpakita. Huwag lang masabing nag-pray. Kaya kunwari, hindi personal, hindi sincero. Gusto niyo ba ng ganun? Sino sa inyo yung asawa niyo, gusto niyo ganun? Anak niyo? Especially asawa, di ba? Walang ano, walang malang sweetness. Gusto niyo ba yung ganun? Hindi niyo gusto yun. Okay? So gusto ko sabihin, ang pagpapasalamat sa Diyos, pagsamba sa Diyos ay personal. Last. Second. Third to the last. May kinig ba? Yung mga nagtetetel dyan, huwag kayo masyadong maingay. Nakaka-disturbo ko yun. Verse 22, kayo na pa magbasa. Ready? Go. Let their tables become as near before them, and that we should have need for their welfare, and it become a trap. Okay, puro sumpa po yan. Dito sa 28, pakilakas. Ready, go. Let them be blotted out of the book of the living, and not be written with the righteous. Okay, sino may kalaban dito? May kalaban. Oo, ang dami kong kalaban ngayon. Mga maingay, kalaban ko. Meron, nilalabanan ko, di ba? Kasi kailangan kong gawin yung dapat kong gawin eh. Sino may kalaban dito? Wala kayong kalaban? Yung mga nang-aasal sa inyo, yung mga ino-oppress kayo, ano pa? Inaagaw kayo ng business. Ano pa? May mga loko-lokong tao. Naintindihan niyo po ba yan? Ako. Kaya kami dito ay... Kasi mababasa mo sa Bible yan eh. Naintindihan niyo po ba yung sinasabi ni David dito? Sinusumpa niya yung mga kalaban niya na kalaban ng Diyos. Okay? Bible pa yan, pastor. Bible yan. Ito nakasulat dyan. Yung iba, hindi pinipreach yan. Pero sabi sa Bible, yan sabi dyan oh. Let their habitation be desolate and none dwell in their tents. Sa Tagalog, hayaan mo nang walang tumira sa bahay nila. Ano sabihin na? Ha? Kasi mamatay na sila. Intindi, no? Kasi may mga kalaban ng Diyos. At pag yung kalaban ng Diyos, nakalaban natin dahil lingkod tayo ng Diyos, ano mangyayari? Victory tayo, di ba? Yun. Kaya isa pa, dito sa 29, sabi dito, but I am poor and sorrowful. Mahirap siya at dumating po kay David dyan na mahirap na hirap siya. Kaya sabi niya, let thy salvation, O God, set me up on high. So sila, ang panalangin niya sa Diyos, bukod sa patayin yung mga kalaban niyang loko-loko, sabi niya, Lord, bigyan mo ako ng victory. Amen? Yan yung ata eh. Sabi sa 35, for God will save Zion and will build the cities of Judah. Kasi ito po yung kwento nito, natalo sila. Na, alam niyo ako natin, si China, sinugot tayo. Ano mangyayari sa atin? Nung inugot tayo ng mga Hapon. Di ba? Hindi na alam ng mga bata yan eh. Di ba? Devastated tayo. So, pero sabi dito, God will save them. Okay? Yung Zion, ito po yung representation ng mga mananampalataya. Kaya sabi dito, the seed also of his servant shall inherit it. Ibig sabihin, kahit sila yung napatapon doon, sila pa rin magmamana noon. Ibig sabihin, ibabalik sa kanila yung dapat sa kanila. Okay? So, ibig sabihin po nito, future ultimate victory. Okay? So, kaya ang point natin, para tayo magpapasalamat, nakita natin yung kalaban, natalo, binigyan tayo ng victory, i-restore tayo sa bandang huli. Ano, paano tayo magpapasalamat sa Diyos? Eh, hindi mo pa nga nakikita yun.
So number 5, it is done in hope. Okay, pag sinabing hope, nag-umaasa ka sa Diyos. Hindi ka pwedeng magpasalamat nang di ka umaasa. Amen? Nabanggit ko kanina umaga, kami po dito nagbibigay. Yung mga hindi nakakaalam, yung gastusin namin dito, hindi yan ang gagaling sa kung saan. Malaking, alam mo na, pope. Okay? Wala kaming pope dito. Si pastor, yun na yun. Mas may tutulong dyan. Salamat. Yun na po yun. Kanya-kanya kami pabaho, kanya-kanya yung gastos. So, ano ba na yun? Lugi naman ata yung bastos. Hindi nga kasi, umaasa ako, naniniwala ako, na hindi ako pababayaan ng Diyos. Amen? Magkautang-utang ako dahil sa church. Hindi ganun. So, umaasa tayo. Kaya ganun yung magpapasalamat ka na magkiwari sa mga kabataan, pag nagkano kayong trabaho, kahit kayo pa lang, magpapasalamat kayo sa Diyos, magbigay kayo sa church. Ganun po yun. Hindi kayo pipilitin, pero still, dapat andun yung utang nyo kasi gusto nyo kasama kayo sa programa ng church eh. Naliligtas yung mga tao, yung mga bata, natuturuan. Amen? So, yun ang gusto natin, yung bata, yung mga bata may future. Yung neighborhood natin may future kasi yung mga nagbe-preach tayo against mga corrupt, mga loko-loko. Kaya mga pag narinig nyo ngayon, matututo kayo, lalabanan natin yung mga kalaban. Amen? Kung gusto nyo yun, supportahan nyo yung church. Intindihan nyo ba yun? So by means of, syempre, pag-attend at saka event sa pagbibigay po ng pera. Kasi ganun po ang supporta. Amen? Banya, lalong wala na. Okay lang yun kasi mga bisita to eh. At sabi dito, so doon nyo, so may pag-asa yung mga lingkod ng Diyos. So umaasa, ibig sabihin. Nagbibigay ka, hindi ka nangihinayang sa binibigay mo. Okay na, glass na to, dalawa na lang. Kahit ano pa yan. Walang magulo. Okay. Second to the last. Paano tayo magpapasalamat? Sa verse 30, ito yung pinaka-verse po natin. Kayo po ulit magbasa. Ready, go. I will praise the name of God with a song and will magnify Him with thanksgiving. Yung sinabi natin dito, no? Yung sabi sa 31, akong babasa. Kayo na lang ulit. Ready, go. 31. This also is the Lord better than the ox or bullock that have horns and hoofs. Okay, bullock. Okay. Ito po yung inaalay nila. Alam niyo kwento, ang Diyos, pag nagalit sa kanila, dapat may patayin. Ganun po sila. May nashare natin ng gospel dito, kaya si Jesus yung namatay para sa kasalanan natin, di ba? Kasi kailangan may magbayad ng utang, ng kasalanan. Kung sino magbabayad noon, lahat tayo dapat sa impyerno tayo. Kaya minahal tayo ng Diyos, si Jesus yung nagbayad noon. Kaya sabi dito, nung Old Testament kasi, ang pinapatay nila yung mga bulak, yung mga beef na nasa isip ko, yung mga baka. Pinapatay nila yung baka, depende kung sino yung papatay nila, yun ang i-offer nila sa Diyos. Okay, makinig lang. Sabi dito, pag maayos yung offering nyo, matutuwa ang Diyos. Okay, may binanggit sa Malakay, yung iba nag-o-offer ng may sakit na. Okay, parang sa church yan, ano yung iba? Ang gagawin, dapat ang i-offer mo, tithes, di ba? Medyo malaki yun. So, syempre, ayaw mo nun. Pag-carnal ka, di ba? So, ang gagawin mo ngayon, mag-o-offer ka nga sa Panginoon, kaso tira-tira na lang. Okay, mayroon kayong piso dyan, may 10 piso dyan. Yun ang i-offer. Parang tira-tira ang tawag doon. Yan, katulad yan. Diba? Kung ano yung pumikalansing sa bulsa mo, yun na lang yung... Di ba bubuhay yan? Yung gawain dyan. So, kaya ang ginagawa nila, yung offering nila maayos. Yung mga maayos na hayop, papatayin po yun. So, ngayon, ano yung sabihin nung sa atin? Ang sabihin po sa atin ito, dapat ang offering natin sa Diyos ngayon, maayos. Amen? At saka ang focus natin sa Diyos, kasi sabi niya dito, this also shall please the Lord. Better than the ox and the bullock. Ibig sabihin, wala nang pakialam yung Diyos, mapatayin mo yung mga baka eh. Diba kahit yung pera natin, i-offer mo dyan, matutuwa ba ang Diyos? Kung di ka naman nakikinig, naglagay ka dyan 1,000,000, matutuwa ba ang Diyos? Wala kang pakialam sa Kanya. Si Pastor, matutuwa. Hindi yata nag-gets eh. Hindi ko rin gusto yung hindi kayo nakikinig. Amen?
gusto ko dito yung pagpalain kayo ng Diyos dahil sa pagsunod nyo, pag pinagpala na kayo, dun yung gusto kong i-offer nyo dyan. Ibig sabihin, talagang bunga nyo ng salita ng Diyos. Amen? Hindi katulad nung wala, pinilit. Kasi wala, may guest speaker tayo dito, artista. O sige, magbigay na kayo dyan. Naku, bigayan niya. Kasi dito si, sino ba sikat ngayon? Si Alden. Diba? Pupunta yung mga yan, yung mga karnal. Pero hindi na church yun. Kaya wala tayong ganun dito, okay? So, number six, paano ma-replace ang Diyos? Dapat naka-focus tayo sa Kanya. Amen? Yung iba dito, andito kasi mga bata, gusto yung games, diba? Hindi tayo masisisi. Pero kaya nga, gusto natin silang turuan. Pag naturuan sila ng tama, una tayo dapat na maturuan, mga magulang. Kasi baka nilalay, oh, punta lang sa church, baka wala nang makulit dito. Ano ba yun? Hindi rin tama yun, di ba? Kasi baka katisurin ko, alam nyo ha, kahit sa aming mga pastor, may mga loko-loko anak ng pastor, alam nyo ba yun? Ang nakita ko doon, kasi nga parang ganun yung attitude nila sa Diyos. Kunwari, naglilingkod, tapos yung mga bata, pinabayaan na. Kaya paglaki ng mga anak ng pastor, loko-loko. So ganun din kayo, may mga anak nyo, gusto yung pagpalain talaga ng Diyos, matalino, mahal nila yung Diyos, mahal nila yung gawain, eh tulungan nyo kami, amen? Ibig sabihin, dyan kayo para matuto kayo ng salita ng Diyos. Ganun dapat. So, ang focus natin sa salita ng Diyos, ang focus natin sa Diyos mismo. Siya yung gusto natin, siya yung iniisip natin, pagsasamba tayo. Eh, basta, nag-church na ako isang beses, okay na yun. Nakita mo ang pastor, diba? Doon ako sa likod. Okay na yun, hindi naman nakinig. Intindihan nyo ba? So, paano mo nalaman nakafocus yung tao sa Diyos? Katulad ngayon, sino nakafocus ngayon sa Diyos? Kitang-kita ko yung nakikinig. Yung nakatutok. Yung mga nag-aiming, kasi naintindihan nila eh. Blessing yung sinabi. At yun ang kailangan ko bilang mananampalataya. Amen? Ulitin ko ha, magnify the Lord, tumutok tayo sa Kanya, isipin natin kung saan siya matutuwa. At para mo malaman yun, alamin mo muna kung saan siya natutuwa. Amen? Natutuwa ba yung Diyos ng malaking building? Hindi naman ligtas yung mga tao? Hindi. Alamin mo yun. At siya ay mamamagnify sa buhay mo at matutuwa siya. He shall be pleased. Okay? So, ulitin ko ha, number one, paano tayo magpapasalamat sa Diyos? Dapat ligtas ka muna. Number two, sa katotohanan, ginagawa mo yan, totoo ka. Pangalawa, pangatlo, kahit nahihirapan ka, tuloy lang, amen? Matulad ngayon, kanina, hirap na ako kanina pa sa mga bata. Pero iba kasi nakikinig, kaya tuloy lang ako, amen? Amen. Pangatlo, pang-apat, dapat sincero, amen? Amen? Hindi gusto ng Diyos na bigay ka lang dyan, simba lang, sige, takbo na. Pero mas passionate ka sa lamos, sa sugal, doon ka ganado-ganado, pero pag sa church, pagal naman. Number five, done in hope. Ibig sabihin, nagtitiwala ka sa Diyos, kaya ka naglilingkod, nagpapasalamat. Number six, naka-focus ka sa Diyos. Amen? Naka-focus ka sa Diyos, kaya kinikilala mo ang Diyos. Last, ito na, last na. Verse 32. Kayo po magbasa, pause na ako eh. Ready? Verse 32 hanggang 34. Ready, go. The humble shall see this and hear that, and your heart shall give the seed God. For the Lord heareth the poor, and despiseth not his messengers. Let the heaven and earth praise him, the seas and everything that moveth therein. Okay, so sino daw dapat magpuri sa Diyos? Actually, sabi niyan lahat. Pero hindi nga lahat nagpupuri. So ang gagawin natin, kaya ginagawa natin sa church, lahat na may mimit natin, siya natin salita ng Diyos para maligtas. Pag ligtas na, pwede na sila magpuri. Eh, hindi pa marunong yan. Tuturuan mo rin. Ganito dapat maglingkod sa Diyos. Kailangan tahimik tayo dito, nakikinig, di ba? Paulit-ulit yan. Hindi mo, walang tigil yan habang may makulit. Okay, pero yung mga regular namin dito, medyo matino naman na. Okay? So, dapat sana lahat magpuri sa Diyos, kaso hindi. So, yung mga magpupuri sa Diyos, tulungan natin. Sabi dito, the humble shall see this, okay? Pag ikaw yung nagpapasalamat sa Diyos, nakikita ng tao yun eh. So, ako nakita ko yung sa pastor ko, dahil wala pa rin ako alam dati kami Catholic eh. So, ikukumpara ko yun. Ginukumpara ko nung bata ako. Eh, ba't sa Catholic, napakatitino nila, hindi rin.
Dati kami doon. Ang laki ng church, di ba? Wala rin nakikinig eh. Amen? Nakikinig ba kayo? Hindi makaintindihan. Hindi. Sa Catholic, hindi. May konti, pero yun naalala ko talaga, halos di mo marinig kasi sa ingay. At yung parang yung sound system pa nila, parang ewan ko, sinadya at ang, wala ka nung marinig kundi. Ganun lang eh. Tapos, oh, magsitayo po. Ayun ang ikinig mo. Isitayo. So, isitayo tayo. Tapos, may salmo, ganyan. Pero yung laman ng content ng salita ng Diyos, wala. Kasi nga, di naman sila ligtas eh. So, kaya gusto kong sabihin ganito po. Pag tayo, nagtsatsaga tayo, totoong naglilingkod ka sa Diyos, nakikita ka ng ibang tao anong gagawin nila. Kung alam nila na peki sila, hindi naman natotoo to eh. Kailan lang pinag-usapan namin yung ano, sino ba yun? Si Brad. Yung iglesia daw. Bakit daw yung iglesia? Pwede mo magsiga ninyo doon? Sabi ko, tinuturo sa kanila, bawal, di ba? Siyempre, sugal yun, tawag ito, bisyo yun eh. Eh, ba't paglabas nila, lahat sila halos, ando, talagang duro. Dito, wala nag-iossi dito, sana, awan ko lang. Pero alam ko, itong mga to, di nag-iossi. Kasi sinabi ng salita ng Diyos, mahalin mo yung templo ng Diyos. Pagligtas ka, ikaw yung templo ng Diyos. Huwag mong sisirain yan. So, bakit sila gano'n? Kasi nga, walang pangunawa. Hindi nila itindihan ng Diyos, hindi sila ligtas. Okay? Pero, sasabi ko lang dito, pag yung mga tunay, pag nakita ka nila, nagpapasalamat ka talaga sa Diyos, may kilala ka. Kung sa amin, may mga gano'n eh. Hindi sila karayamanan, di talaga. Pero, pinalaki nila yung mga anak nila sa church. Hindi ko makakalimutan yung kasi, nakikita ko lang sila sa church. Eh, nung binisita namin sila, nakita ko yung bahay. Hindi po ako nalalait, ha? Pero nung pinunta ko yung bahay nila, umiiyak po ako, di ko lang pinapalat, ha? Kasi nga, kilala ko sila sa church, naglilingkod sila. Talagang sila yung andon, maaga. Lahat ng anak niya, member ng choir. Kala ko yung mga mayaman, yun yung mga maglilingkod sa Diyos. Hindi pala ganun. Kaya nung yung bahay na parang di ko maintindihan, paano kayo nag-aaral dyan? Kaya yun po yung mga maganda, kaya itong mga bata, sinasama namin sa lahat ng gawain ng church. Para makita nila kung ano yung totoo. Hindi tayo magpapagandaan dito, papumahan dito, bandang huli, yung nasalita lang pala tayo. So kaya nung sumama ako isang beses noon, nakadaan ako sa bahay na parang, na ano ko, hindi ko na nakalimutan yun. Na yung mga kinakwento ni Pastor pala, totoo. Hindi katulad nung iba. Tapos hanggang nagtagal ako, nakilala ko yung mga member doon, nakilala ko yung mga dati, pinagministeryo ng pastor ko. Ang hirap pala, taon ang binibilang. Iba doon, yayaman, tapos biglang iwanan yung church. So sabi ko, pambihira naman. Oh. Wala bang mas madali? Eh, may nakilala ko sa mga CCF, yung parang madali yun, ha? So, hindi pala dapat gano'n. Okay, so mag-focus lang kayo. Ang gusto ko sasabihin, lahat ng mga, hindi lahat ng tao maglilingkod sa Diyos, magsamba sa Diyos, pero sabi dito, yung mga humble, makikita nila yon. Okay? Hindi, huwag mo expect yung mga makapagkunwari. Katulad sa atin ngayon, ang dami natin, di ba? Sa palagay nyo, naniniwala ako sa inyo ngayon lahat na gusto nyo andito dahil sa Diyos. Hindi naman ako bata eh. Alam ko, iba sa inyo, iba yung, kaya nga hindi tayo ganito karami lagi. So, alam ko, mga nagliligo talaga sa Diyos, gusto matuto ng salita ng Diyos, alam ko yun, yung madalas dito. Amen? Amen, yung mga bisita, okay lang yan. Okay? Kaya, sinasabi ko dito, hindi lang ang Diyos ang matutuwa, pero yung mga ibang lingkod ng Diyos. Amen? Yung mga tao na parang sabi natin, wala nang pag-asa sa buhay ba? Sabi ito, mga mahirap, mga prisoner, diba? Matutuwa ang Diyos dyan. Anong mangyayari? Well, syempre, kung ikaw yung lingkod ng Diyos, again, blessing yun. Amen? Rewards sa langit. Okay, so conclude natin. Let us give thanks to the Lord as commanded. Una, commanded yan. Ba tayo magbibigay ng pasalamat sa Diyos, kinuman sa atin, at yun ay deserve niya. Sana naintindihan natin yung deserve niya, napurihin natin. Amen? Amen. Bago ako mag-umpisa dito, parang di ko kaya. Kasi alam ko na yung mga kwento ng mga pastor, mahirap yan. Wala, magsarili ka dyan, bahala ka dyan. Pero nung nakita ko na ito yung kailangan ng tao at gusto ito ng Diyos, bahala na. Lord, bahala ka na sa amin. Amen?
So yun lang po, babasahin ko yung finale, yung 2 Corinthians at papaliwanag ko. Mga bata, huwag niyo pahirapan. Makinig lang, makinig. Kayo pala magbasa. Ready sa 16. Ah, sorry. 15. Ready, go. For all things are for your sakes, that from the grace might do that is given of many without the glory of God. Okay, so paliwanag ko po ha. Lahat daw ng bagay para sa inyo. At ang karamihan ng biyaya ng Diyos ay sa pagpapasalamat. Ibig sabihin ng Thanksgiving po dito kasi iba nagbibigay. Okay? Pera-pera muna usapan natin, ha? Yung iba nagbibigay, yung mga nagmamature, nagbibigay yun. Yung tulungan nila, yung mga lingkod ng Diyos. O sige, kailangan mo ng pan-travel. O yan, yan, yan. Yung iba, obviously, wala. Pero yung mga Thanksgiving pala nila, ang sabi doon, nakakatulong siyempre sa lingkod ng Diyos. Ang sabi dito, many redound to the glory of God. Okay, sa Tagalog, pag sinabing redound, ibig sabihin, umaapaw yun, nakakontribute. Minsan sumusunod lang, kaya iba nagbibigay dyan para si pastor at least may pangpagas, pangsundo ng mga bata, pangpa-aircon tayo. Yun lang iniisip mo, di ba? Pero actually, pag tumutulong ka sa gawain ng Diyos, bumabalik yan sa Diyos. Kaya yung mga makikita dito, yung mga ibang religion, magtatanong yan, may nagtanong sa akin eh, ilan ba kayo dyan? May supporter ba kayo sa Amerika? Wala. Ano kayo na ubuhay? Di ba? Nagtataka sila eh. Pero bandang huli, pag naintindihan nila na sapat pala salita ng Diyos lang, sapat yung biyaya ng Diyos, kung ano nga pagtutulungan namin, yan na yun, okay na yun. Pagpapalain din sila. Pwede pala yun. Hindi pala tayo kailangang umasa kung sinong kulto dyan na napakayaman. Pwede natin gawin at dapat natin gawin yung kalooban ng Diyos, kaya natin palang gawin yun. At later, sino mapupurihan? Si pastor lang ba? Ang yaman siguro ni pastor. Naka-aircon pa. Hindi po. Ang mapapapurihan dito, yung Panginoon. Amen? Ganun yun. Maawa sila sa atin sa umpisa. Pero, bihira ganun pala yun. Kaya pala yun. Ngayon sabi dito, yung Thanksgiving nyo po, pag kayo nagpapasalamat sa Diyos, kukontribute kayo sa church, ang Diyos ang bandang huli mapapapurihan. Amen? Yun ba ang gusto nyo? Sana yun ang gusto nyo. Dahil lapag ang Diyos na mapapurihan, sapat na sa iyo yung lingkod ka ng Diyos. Amen? So yun lang po, let's pray. Ayoko na kayong pahirapan. At sarili ko, ayoko na pahirapan. Yeah. Let's pray. Lord, maraming salamat sa araw nito, Lord. Hapon nito, Lord, na kayo po yung nakinig yung salita, Panginoon. Very relevant sa aming buhay, Panginoon. Thanksgiving, doon di nabuo ng iba yung mensahe, but simple lamang po, Lord, kayo ay dakila, kayo mapagbigay, mabuti, Panginoon, nagbigay na kayo ng lahat ng blessing, iba-iba rin ang aming rewards, but wala po kayong masabing, wala kayong binigay sa amin. So I pray na bawat isa matutong magpasalamat, especially yung mga nagmamature na makita nila kung saan papunta, Panginoon, ang pagtulong, pagsuporta sa inyong gawain, mas maraming maliligtas at matutuwa kayo, Panginoon. So I pray na aming Thanksgiving po ngayon ay totoo, kami maligtas, Panginoon, sincero, okay, kahit kami nahihirapan, Panginoon, magpasalamat kami, magtiwala kami sa inyo, Panginoon, at i-consider din namin ang iba na, Panginoon, ngayon di pa sila nakakaunawa, pero later, kung sila yung papaka-humble sa iyo, maintindihan nila kung bakit kami naglilingkod at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Kailangan po, Lord, kayo mo lulhati. In Jesus' name we pray. Amen.